I am Baimuna Mamakol, 41 years old, from Buyan Elementary School. I have been in teaching for 10 years. Kaysa mga panahon na yun, umarawisid, sa totoo lang, sa akin, sa part ko, ha, natakot talaga kami kasi baka biglang may, sa amin yung bumagsak yung bomba. So yung nagkaroon ng ganun, yung marami na nagsilikasan dito sa amin. Pero kami, sa amin, sa aming barangay, ilan lang yung hindi lumikas sa ibang lugar. O kami talaga hindi, kasi naisip ko, darating yung pasukan eh, hindi kami exempted sa klase kasi marami lang yung talaga yung ano. Tapos nag-order ng division office na magkakaroon kami ng ano, ng opening. Karoon kami ng brigada, tapos yun, hinikayat yung mga bata, mga magulang na paspasokin ang mga anak nila. Kasi yung iba nga, natatakot na papapasokin sila dito. Tapos yung mga bata, pag may narinig silang putok, mama yun, putok na naman. Yun, pagkat yun tuloy pa rin yung pasok ano namin, klase namin, yung nasa yung nagsimula yung siege nung May 17. Tapos ano, natapos nung October. Pero nung bandang September, pakunti-kunti na yung mga ano, malalaking bomba. Tapos biglang pag may ano, may malakas na bomba, nararamdaman namin yung mga bintana sa aming mga bahay, nagba-vibrate talaga yan. Dito rin sa ano, sa loob ng klase, yung mga bata nararamdaman nila parang ano, naalog na yung mga upuan nila. Talaga, napakaswerte namin dahil ang aming school nakasali sa, naging isa sa recipient ng Teach Peace kasi kahit papaano, may tuturo sa kanila talaga ang peace education. Kasi ang peace education sa panahon ngayon, kailangan talaga ng kahit sino, mapabata man, matanda, no? Kasi nga, yung peace, napaka-importante sa ating buhay. Bilang isang guro, hindi ko ninanais na maging normal sa mga bata yung gano'n na may araw-araw may putukan dahil kahit papaano nagkakaroon din sila sa isipan nila na may gulo. Kaya nga may putok kasi may gulo. So hindi yung maganda sa kanila na magkaroon ng gano'n yung maging normal yung sa kanila. So dapat din talaga ang mga parents ano din sila, sabihan din o di kaya gabayan ng mga parents na dapat aware sila sa anumang ginagawa ng kanilang mga anak. Bilang guro, dapat talaga isa puso natin isagawa ang peace education. Ang role model talaga is teacher. So pag talaga ang bata nakikita sa teacher na sa marunong siya halimbawa makisama, makisalamuha, ganun din ang magiging karakter ng bata. So dapat ituro natin ituro sa mga bata yung maayos sa pamamaraan nga ng itong peace education. I am Baimuna Imamakol. I am a Teach Peace champion.